Hi guys, welcome back to my YouTube channel XPH, okay? So sa video na to guys, ituturo ko po sa inyo dito guys sa mga naka low end device kung paano kayo magkaroon ng ultra settings sa Mobile Legends. Okay, so bale ito guys, new method na po yung ituturo ko sa inyo dito. So follow nyo lang guys lahat ng gagawin natin. And bago ko umpisan tong video na to guys, gusto ko lang sana makahingi sa inyo ng like at i-share nyo tong video na to guys at mag-subscribe po kayo sa mga bago dyan. Okay, so umpisan natin to. So close muna natin yung Mobile Legends natin. Okay, so punta kayo guys ng C-Archiver. Punta muna kayo sa device storage nyo. Babackupan lang natin guys yung folder ni Mobile Legends dito sa C-Archiver. Okay, so scroll down nyo lang. Then rename nyo lang yung folder ni Mobile Legends. Dagdagan nyo lang ng kahit anong numbers. Basta mabackupan nyo lang siya. Then close nyo na guys yung app ni Mobile Legends, no? Then uninstall nyo po siya. Okay, so ngayon guys, meron akong ipapa-download sa inyong mga file, which is itong Blackbox 32-bit Mobile Legends na naka 32-bit and yung virtual backup na naka 32-bit din po siya. Okay, so unang install natin dito guys itong Blackbox. Then meron ulit kayo guys isang application na i-install naman sa Play Store. Okay, so mamaya guys ipapakita ko sa inyo yung app na yon. So done lang muna natin to dito. So press nyo lang yung okay. Then install natin guys yung Mobile Legends na 32-bit. Okay, so take note guys, huwag nyo po munang i-open yung app na to. So i-click nyo lang po yung done. Okay, so click lang natin yung okay dito. Then press natin yung done. Tapos install nyo to guys, itong virtual backup. Okay, so ganun lang din, click nyo lang po yung okay. So pag ganyan guys, virus detected. So ignore nyo lang yung ganyang notification guys, kasi hindi naman po yan totoong virus talaga, kasi hindi kasi galing sa Play Store yung application na to, no. So ang gawin nyo lang pag merong ganito, i-clear nyo lang siya. Okay, or i-ignore nyo lang yun guys, kasi medyo risky yung app na to. Pero sa akin hindi po siya virus, no. Okay, so click nyo lang po yung done, kasi gagamitin kasi natin to guys para magkaroon tayo ng ultra settings, no. Okay, then punta kayo guys sa Play Store. I-download nyo lang po yung application na to. Quick X Editor. Okay, then ito guys, itong pangalawa, Quick Edit Text Editor. So install natin to. Okay, so yung virtual backup kasi guys, medyo nadidetect kasi ni Play Store yon, kaya nagno-notify sa atin na virus detected po siya. Pero sa akin guys, hindi po yun virus. Kumbaga, notify lang yon ni Play Store, kasi nga hindi naman galing yon sa Play Store yung app na yon. Ganun talaga si Play Store guys, kapag alam niyang meron siyang nadidetect na app na hindi galing sa kanya. Okay, so ngayon guys, i-open nyo muna yung virtual backup. So press nyo lang yung continue. Then okay nyo lang to dito. Then balik ulit kayo sa home screen. Tapos open nyo yung quick edit. Ayan. So press nyo lahat guys, allow. Then close nyo na to, balik kayo sa home screen. Close nyo din to, ayan. Tapos yung
Black box, open nyo. Okay. So, sundan nyo guys, step by step yung gagawin natin dito. Okay, so, i-press nyo tong icon na to. Itong plus icon. Then, ang gagawin nyo dito guys, i-add nyo po yung Mobile Legends na app sa main page ni Blackbox. So, nandito na po yung Mobile Legends natin. Then, mag-a-add ulit tayo dito guys. I-add nyo naman dito guys yung virtual backup. Okay? So, ngayon yung unang gagawin nyo dito guys, i-open nyo muna yung Mobile Legends dito sa Blackbox 32. Okay? So, open natin yan. So, ang gagawin lang natin dito guys, kailangan lang muna natin i-load yung Mobile Legends na data para ma-access ni Blackbox, no? Okay? So, yung gamit pala nating account dito guys is Moonton account para safe tayo, no? Okay. Okay, so kailangan nyo lang muna guys i-load yung pinaka data niya para mapunta tayo sa pinaka lobby niya or yung home screen, pinaka lobby ni Mobile Legends, no? Then i-close na natin siya. Okay, so kailangan guys naka-login yung mga Moonton account nyo para automatic na siya, hindi na kayo magsi-switch, no? Okay. So ayan, naka-Moonton account tayo. Okay, so makikita nyo dito guys, hanggang high lang po yung settings natin. Okay, then i-close na natin to. So, close natin to. Close. So, close na natin lahat. Tapos, balik tayo sa Blackbox ulit. So, ngayon guys, punta naman kayo dito sa virtual backup. Okay, so, click nyo lang po yung allow nyan. Tapos, dito kayo guys sa backup, press nyo yung backup. Then, i-click nyo dito guys yung, i-select nyo po dito guys yung Mobile Legends. Then, backup ended. Okay. So, ngayon guys, punta kayo sa C-Archiver nyo. Punta kayo sa device storage. Punta kayo ng Android. Tap nyo yung data. Tapos, hanapin nyo guys dito sa pinakababa yung tap that black box na folder, which is ito. Okay. So, itong tap that niunaigun that black box 32. Okay? So, press natin yan. Tap natin yung files. Tap natin yung black box. Tap natin storage. Emulated. 0. Tapos, virtual backup. Okay? So, ngayon guys, press nyo yung Mobile Legends. Then, punta kayo dito sa shared _ preps. Tapos, dito guys, hanapin nyo po yung XML file ni Mobile Legends, which is itong com.mobilelegends.v2.playerfreps.xml. Okay? So, open nyo yan. So, click nyo yung open. So, mapupunta kayo dito guys sa quick edit na editor, no? So, make sure guys na i-download nyo to sa Play Store para mapunta kayo sa pinaka dito sa settings ni Mobile Legends, which is dito sa quick editor niya. Okay? So, ngayon guys, sundan nyo po yung babaguhin ko ditong mga value, no? So, make sure lang guys na panoorin nyo po yung full video na to. Okay?
So, hanapin nyo dito guys yung wait lang guys ha. Hanapin ko muna. Okay, scroll down natin. Okay, so scroll down lang. Okay, so itong performance device underscore enable quality underscore Dell. So yung value nito from 1, baguhin nyo siya into 4, no? Okay. Then, scroll down nyo lang ulit. Tapos, ito din guys, itong performance device underscore enable quality underscore new. So, from 3, ganun lang din, papalitan nyo siya ng 4. Okay? Then, scroll down nyo lang din ulit. Tapos, ito guys, dito sa free performance LV. So, yung value nito, 1. Ganun lang din, papalitan nyo lang siya ng 4. Okay? Tapos, scroll down nyo ulit. Hanapin nyo dito guys yung high FPS mode C. Okay. So, ito din guys, itong performance level update. Ito. Okay. So, palitan nyo din yung value na yan. Yung value niya na 1, palitan nyo po siya ng 4, no? Okay. Tapos, hanapin ulit natin yung high FPS mode C. Okay, so ito din guys, itong performance device underscore best quality. Okay. So, palitan nyo lang din siya ng number 4. Okay. Tapos, yung high FPS mode C naman. Okay, so nasa pinakababa kasi yun guys, kaya ayan. Okay, so ito din guys, itong performance device best quality. Bali, itong code na to, dalawa kasi to yung sa taas na pinalitan na natin na number 4. Ito, palitan nyo din to. Okay, so yan, number 4. Tapos, scroll down nyo lang. Okay, so nandito pala yan guys, yung high FPS mode C. Okay. So, palitan nyo po siya ng number 4. Okay. Tapos, ito guys, itong last very high map qualify. So, palitan nyo din siya guys ng number 4. Ayan. Okay. So, bali yung mga code na to guys, yung mga pinalitan ko, siguro ilalagay ko na lang dyan sa pincom. Ipipin ko na siya sa comment section no, kung medyo nalilituhan kayo guys kasi madami kasi tayong pinalitan dito na value. Okay, so hindi ko na siya mabilang guys kung ilan na yung mga pinalitan nating value. Okay, so sana guys nasundan nyo to. Then ang gagawin nyo na, i-exit nyo na siya guys. Kailangan masave nyo po yung mga pinalitan yung value dito. So exit nyo lang, tapos meron kayong makikita ditong save, so click nyo yan. Okay, so save successfully. Tapos may lalabas dyan na pop-up ads. X nyo lang yan. Then, exit nyo na guys. Okay. Then, balik ulit kayo guys sa black box. Tapos sa virtual backup.
Tapos i-restore nyo na siya guys, yung Mobile Legends. Okay, so back up ended. Then balik ulit kayo sa black box, tapos i-open natin guys yung Mobile Legends. Okay? So ngayon guys, titignan natin kung meron na ba tayong mga ultra settings dito. So, bali yung mga text code na yun guys, ililist ko na lang guys, ipipin ko dyan sa comment section para alam nyo yung mga papalitan nyo na text code, no? So, kailangan kasi guys, tama yung ilalagay nyo yung mga value doon kasi pag meron kayong nailagay doon na mali yung number, may tendency na hindi lalabas yung ultra na settings, no? Okay? So, make sure lang tama yung ilalagay nyong mga values doon sa text code na yon. Okay? Okay, so ito na guys. Okay, so press natin yung settings. Okay, so and guys, meron na tayong ultra, no? So, meron tayo ditong super sa refresh rate. Meron din tayong ultra na refresh rate, no? Okay? So, sana guys, nasundan nyo po yung video natin kasi medyo magulo din siya panoorin or tignan, no? Kasi kung nalilituhan kayo dun guys sa text code na yon, yung mga text code na yon ilalagay ko diyan sa comment section, no, para meron kayong tawag nito screenshot ng mga text code na papalitan nyo yung kanyang mga value. Okay? So, ayun lang guys, and hopefully sana nakatulong sa inyo itong video na ito, no, kung paano kayo magkaroon ng ultra graphics settings sa Mobile Legends na kahit low-end device lang yan, pwedeng-pwede nyo pa rin guys i-unlock yung kanyang ultra settings, no? Okay? So, ayun lang po guys at maraming salamat po. God bless.